Okay mga padreng, at welcome back na naman sa ating channel Dayo from Wawa Pilar Pataan. So ayan, shout out kay Tatay Ernie, ayan. So ang issue ng motor ni Tatay, interview na lang natin. Ano yung papagawa mo, Tay? Ayaw kumarga. Didiskarga yung baterya. Ah, nagdidiskarga yung battery. Mahina yung ilaw. Mga busina. Mga ganon. Oh, mahina daw yung mga ilaw. Yung headlight, malakas. Mahina nga rin. Malabo din. So, ang request ni Tatay, palakasin ang busina, yung flasher, palakasin, tsaka yung kanyang headlight. Sa pagtro-troubleshoot ng ganitong klase ng sakit ng motor, mga boss, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat step by step, tutumbukin natin yung eksaktong sira niyan. So ang edad ng motor ni Tatay ay 14 na taon. Oh, si Tatay, maganda yung makina. Ilan taon ka na, Tay? 76. Oh, tingnan mo, 76. Pero napakahusay ng kanyang makina. Ang una nating gagawin diyan, tanggalin na muna natin yung kanyang side cover. So, etong battery mo, Tay, gano'n nakatagal to? Mag-iisang taon na yan. Mag-iisang taon. So, para matiyak natin kung ano yung may problema, charging ba or battery, hindi na tumatanggap ng supply. Ang gagawin natin dito, baklasin lang natin yung dalawang terminal. Tapos, i-charge natin yan. Titingnan natin kung aabot siya ng 12 volts kapag kinargaan natin. Pag umabot ng 12 volts yan, pataas, ibig sabihin, tumatanggap ng supply galing regulator yung kanyang battery. So, yan munang una natin gagawin. Karga na muna natin niya. So hindi ko na ipapakita, babaklasin ko to at i-charge natin. Sunod naman natin mga padreng, itong kanyang red wire. So gagamit tayo ng test light, ilagay natin dito sa kanyang body. Tapos dito tayo, pakitadyakan mo nga, Tay. Yan, si Tatay kaya pang tumadyak. Oh, dapat po yan iilaw. Uy. Sige, ayan. Sige, birit mo, Tay. Okay na. Sige, Tay, patay mo na. So, nakita nyo mga boss, binirit ni Tatay Erning yung motor. Tapos, nakita nyo yung ilaw, yung bumbilya. Napakalakas. So, sa todo na revolusyon niya, malakas yung ilaw pero hindi pumutok. Hindi siya pumutok. So ibig sabihin, good yung kanyang charging. At sa pagkakataong yan mga boss, nakumpirma natin na kumakarga yung regulator natin dun sa battery. So ngayon, once na na-charge na natin yung kanyang battery at napalabas natin ng 12 volts, papaandarin natin, gagamitan natin ng voltmeter, i-check natin kung ilang voltahe yung ibibigay nito. Napaka-importante mga padreng na step by step yung mga tirada nyo para hindi mapagastos si boss at matutumbok natin yung eksaktong sira. Battery ni Tatay, i-check natin yung kanyang voltahe. Hawak mo rito, Tay. Yan. Wala tayong cameraman eh. Dito positive. So 9.55. Kanina 7 volts. Tapos nag 8. Ngayon try nating pandarin. Pakipandar mo tayo. Okay, start. Oh, sige, okay na, Tay. O ngayon, hawak mo ulit dito, Tay. Itong red, hawak mo. Lagay mo sa positive. Oh, birit mo, Tay. Birit mo. Birit. Okay na. Nakita mo, nag 13, Tay. Diba, patay mo, Tay. Yung voltahe niya kanina 9 volts, Tay. Nung pinaandar natin nag 13. Ibig sabihin good yung charging mo.
So, sinasabi ni tatay, bakit daw mahina yung kanyang headlight. So, pansin ninyo mga padre, 14 years na yung motor ni tatay, wala pang halos napalitan. Ayun o, sobrang labo no. Sobrang labo na ng lens. So, si tatay daw hindi siya ganun ka, mahilig siyang magtanong-tanong. Pero wala siya totally idea sa pagkukumpuni. So, tinuro nga natin yung kanyang lens nga. Ayan o. So, yun mga padreng, walang problema yung charging ni tatay. Sabi niya, parang may problema sa charging. Lagi daw lobat yung battery. Yun pala ang may problema. Eh, yung battery na ni tatay. So, halos isang taon na rin yung kanyang battery. So, ano na siya, talagang palitin na. So nakita nyo, nagte 13 volts. Tapos kinargaan natin, kumarga lang ng sandali, nalobat din siya kagad. So tumatanggap pero hindi nagme-maintain ng voltahe yung kanyang battery. Mga padreng, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at pakit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.